Kumakalat ngayon sa social media ang mga video at larawan ng mga umano'y unidentified flying objects o UFOs na nakuna ng ilang mga biyahero sa may Pampanga nitong linggo. Nagpapatrol, Caroline Bongkin. Mabilis na kumalat sa Facebook ang video ng mga ilaw na ito na tila nakalutang sa ere. Ang sabi ng kumuha ng video na si Paolo Gallardo, nasa Lubao, Pampanga Diversion Road sila bandang alas 8 ng gabi noong linggo nang mapansin ang mga ilaw na bumubuo ng letter V. Noong una ay tatlong ilaw lang ang kanilang nakita, hanggang naging 10. Nawala ang unang grupo ng 5 ilaw. Maya-maya ay nawala na rin ang 5 pa. Binalikan nila ang lugar kahapon ng umaga. Wala kahit na anong gusali sa tapat kung saan nila nakita ang mga ilaw. Nakita rin ng grupo ni Namayla Bakulo ang mga ilaw habang bumabiyahe sa may SETEX Concepcion Tarlac. Sa unang larawan, nakuha nila ang 5 ilaw. Sa video, nakuha nila na wala sandali ang mga ilaw at naiwan ang liwanag sa langit. Saka, isa-isa muling lumabas ang 5 maliwanag na ilaw. Pagkalipas lang ng ilang segundo, unti-unti itong nawala hanggang magdilim na ang langit. Napapaisip din kasi kami, ano ba talaga yun? And makikurious ka na ma-amaze ka. Ipinakita ng news team sa Pag-asa ang mga video. Sa tansya nila, nasa 800 metro hanggang 1 kilometro ang taas na mga ito mula sa lupa. Hindi raw ito mga bituin. At dahil daw sa laki ng ilaw at dahil hindi gumagalaw, imposibleng eroplano, hot air balloon o drone ang mga ito. Eroplano hindi kasi gagalaw siya pilit. Ibig sabihin eh, 5 to 8 minutes base doon sa accounts ng mga witnesses na stationary siya, nakalutang lang siya. Mahirap isipin na siya isang space, isang aircraft, kasi siyang mysterious lights sa ngayon. Kasi wala pa kaming thorough investigation. Kung drone siya, maliit lang ang drone eh. Hot air balloon, yung mga pinapalipad sa piyesta, malalaking balon. Yung ilaw niya, nagkumukutititabi niya. Kasi concentrating yung light niya, talagang hindi siya napiplicker. Pinag-aaralan ngayon ng Pag-asa kung magsasagawa ng investigasyon sa insidente. Caroline Bongkin, ABS-CBN News.